Ang pag-file po ng kandidasi ni Bongo as president through substitution kay Senador De La Rosa ngayong umaga ay resulta ito ng pagkasuko ni Digong. Nagalit si Digong dahil nag-file si Inday Sara ng kanyang substitution sa candidacy o vice president kung saan si Bongo ay nakatakbo ring vice president sa PDP Laban. Sa tingin ko rito, ang gusto talaga ni Pangulong Duterte, ang kanyang anak ay tumakbong presidente. So, ang resulta nito ay magkawindang-windang na. Mahati ang isang buo. Pero hindi pa rin natin alam dahil kasuko lang ito ng ama sa anak. Baka naman may magandang plano siya, si Duterte. Baka naman nilalaro lang din ito. Pero nandyan ang tendency na si Inday Sara mag-back out sa kanyang kandidatura as vice president kung ang kanyang ama ay totoong tatakbo ng vice president under with Bongo as president sa kanilang partido. Pangit po, no? Magbanggaan yung ama at mag-agawan sa isang posisyon na vice president. Medyo may malalim na miscommunication sa mag-ama ang ugat nitong lahat. Kasi nga si Inday, may sariling political world si Inday. Si Bongbong Marcos ba ay maapektuhan? Sa tingin ko, maapektuhan konti. Kasi ang mga kalaban niya sa pagkapangulo ay hindi si Pangulong Duterte, kundi si Senador Bongo. Pero ang status po ni Senador Bongo ay medyo agrabyado po siya kay Bongbong. Ang nakakalungkot, sa Vice President, ang malakas ay Sara Duterte at Rodrigo Duterte, mag-ama. Yan po ang nakakalungkot. So, kailangan po may lumamig ang ulo rito. Para naman po ay hindi po umabot talaga sa seryosuhan, sa katotohanan na magbanggaan ang Duterte at Duterte sa pagka-Vice President. Kaya, again, dahil hindi na nangyari ang gusto ni Duterte, ni Digong, kaya nagalit ito, nasuko. Ang suko po ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay nagalit. So, naapektuhan po ang kandidatura ng mag-ama. Again, plus factor pa ang interest ng kanilang partido. Pero at the end, ang taong bayan ang bubuto. Sa ngayon, medyo nalilito ang mga loyal supporters. At nagtatanong siguro, bakit nangyari ito?